guys, ang situation ng mga buses dito sa Rome. Hindi pwedeng sumakay dyan sa harap. Hindi pwedeng sumakay malapit sa driver. Day 2 pala today ng quarantine ng buong Italia. Ganito po ang sitwasyon dito sa area ng namin, dito malapit sa house. So, papunta na ako ngayon ng train station. And sana makatch ko yung train ng 5:02. Dito na tayo sa Capolinha. Ang dumi. Ang daming vandal dito. Okay, so nandito na naman tayo sa train station. And as usual, walang pupunta ng Roma. Wala masyadong tao din sa metro, guys. Dito na ako sa Ottaviano. Ako lang yata yung bumaba ng metro, no? Usually itong newspaper na to, nauubos to pag umaga eh. Kuha tayo. Today meron pang natira, no? Maraming Pilipino dito bumibili kasi nagtitinda din sila ng mga Filipino goods. Dumaan ako saglit doon, bumili ako ng dalawang pack ng Hobia Ube. So lakad ulit tayo kung saan ako dumaan kahapon. Ganun pa rin ang situation. Iilan lang kami mga naglalakad. Kung kahapon, guys, marami-rami pa yung nakabukas na stores. Ngayon, lahat na yata sara eh. Oo? Pati yung negosyo ng sapatos na bukas kahapon, sarado na eh. Ito bukas, yung Castroni. Dahil nagtitinda yan ng mga pagkain, mga imported goods. Pero yung mga clothing stores, saka mga negosyo ng sapatos, sarado. Same situation din dito sa Risorgimento. Wala na masyadong pumupunta sa St. Peter Square. Daan ulit tayo dito. So, pansin ko, guys, kahapon marami-rami pa yung mga bukas na negosyo. Ngayon, mas marami na ang sarado kaysa sa bukas. Siguro yung mga products na hindi naman talaga kailangan, like hindi ka naman siguro araw-araw bibili ng damit, no? Mga ganong bagay. Nagsasara sila. Para din daw sa safety ng mga consumers. Para maiwasan yung pagbuo ng crowd sa loob ng mga stores. So, lakad-lakad lang. Mas mabuti na rin siguro na nagsara yung most ng mga negosyo dito para yung mga tao hindi sila matempt lumabas at maggala. Malapit na ako sa work. So, mamaya explain ko sa inyo kung sino lang ang pwedeng lumabas sa ganitong situation. Hi! So, tapos na naman ulit ang trabaho. And ito na naman tayo. Dito na naman ako dumaan. Yun na nga sinasabi ko kanina, kailangan ng ganitong certificate kung lalabas ng bahay. Pwede ka lang lumabas ng bahay, pupunta ka ng work, may extreme necessity like
before pumunta ng doktor, yun lang yung tatlong situation na papayagan kami ng lumabas. Tignan nyo naman guys, magkakalagay yung mga tao na nakahubo. Kasi 1 meter dapat yung layo ng mga tao sa isa't isa. Dito ako bumaba sa Batistini. Then kukuha ako ng bus papuntang Butchea sa tapat ng roadhouse. Tapos doon ako mag-aantay ng 993. Diretso na yun sa bahay. So, ito ang Batistini ng around 9:20 ng gabi. Itong bar na to guys, pag dito ako dumadaan, open siya. Pero ngayon, sarado siya. Yung mini market lang dun yung ano, bukas. Waiting for the bus. May paparating na 5:46 in 5 minutes. So, sana mahabol ko yung 993. Hopefully. Kung hindi, mag-aantay ako. Kanina pala tumawag sa akin si Luigi. Nag-aalala siya. Pero dapat di siya mag-aalala kasi careful naman ako. Maingat naman ako. Saan ako hahawak. Saka lagi ako may dalang alcohol. Kung pwede nga lang ispray yung alcohol sa buong katawan eh. Ayun na yung bus ko. Buti na bus ko. Grazie. Hello. Ang tao. Ako lang. Okay. So, malapit na ako ngayon sa amin. One stop na lang. Okay guys. Bumaba na ako. So, andito na naman ulit tayo sa may amin. Bye-bye, bus! Kita nyo, walang tao. Nasa gitna ako ng kalsada. Ka-video call ko kanina si Luigi. Inaantay niya yung live ng Prime Minister ng Italy, si Conte. Dahil may mga important announcement siyang gagawin regarding itong sitwasyon namin dito ngayon. So, ang sabi ni Luigi, baka close lahat. Sa bahay, hindi sila masyado nagpapanik. Si Papa, di naman nag-grocery. Yung kapatid kong lalaki, naglalaro lang ng League of Legends. So, antayin ko rin yung live ng Prime Minister namin. Update ko na lang kayo later. Kakatapos ko lang panoorin yung live ng Prime Minister si Giuseppe Conte. Sad to say guys, shutdown na ang Italy. So, ibig sabihin yan, nabablanko yung utak ko eh. Kasi, hindi ko ma-explain. So, lahat ng mga hindi nagpro-provide ng basic services like bars or restaurant, di naman siya talaga importante, no? What else? Yung mga negosyo ng mga damit, mga sapatos, basta kahit ano, lahat na hindi nagbibigay ng main or important services, yun ay sarado. So, ang bukas lang ay ang mga supermarkets and drugstore, mga pharmacies kung saan makakabili ng gamot. Yun ang bukas. So, titingnan natin. Ako hindi ko pa alam kung mag-work ako bukas kasi nag-work ako sa isang university yung mga offices doon. Kung walang nagtatrabaho sa office, so ibig sabihin wala akong work, no?
hindi dapat mag-panic buying ang mga tao dahil bukas naman ang mga supermarkets. Saka important lang talaga na paglalabas. Kailangan may dalang auto-certification eh. Yun na yung sinesertify mo yung sarili mo na ikaw ay lalabas dahil either pupunta ka ng work or pupunta ka ng grocery para mamili ng pagkain and kung pupunta ka sa doktor. Kaya, ayun, pag-pray nyo kami dito.